Hey everyone, I was just at Teleradio today to briefly comment about the recent PhilHealth and PSA hacks, which are still ongoing stories. And rather than wait for them to publish the segment, I thought I'd do a reaction video instead. So here was my brief segment on Teleradio, and hopefully you enjoy it. Magre-register na lang ako. Dominic, magandang umaga sa iyo. Good morning. Hi, good morning po. Salamat po sa sa time today. Ay, ang ganda naman ng ano ni Dominic partner, oh. Ako nga. Dalawang cheeseburger. Isang naging mga, di ba? Ma'am, sir, pa-void. Sir Dominic, hingi lang ng konting insights po ninyo. Bakit parang nauuso at nangyayari, nagiging rampant po ang cyber attacks? Sige, siguro dapat intindihin din natin ano ba yung possible motivation ng mga yan. Cyber. Opo. Siyempre, I can't speak for them specifically, pero very common yung dalawa eh. Yung Medusa, for example, clearly professional for profit yung kanilang ginagawa. Kaga i-attack na yung system mo, mm-hmm. And maninigil sila ng ransomware. In fact, yung sinasabi nilang blog, merong blog na pinapublish yung Medusa sa dark web, meron silang parang mga trophies na ina-announce dun eh. O ito, nasingil namin, ito, nasingil namin, ito hindi, PhilHealth hindi. So parang may bragging rights pala sila, Dominic, no? Bragging rights na, o ito. Claim to fame. Claim, oo. Talagang, pinakakakitaan nila. Oh, okay. Tao yung, hindi ko rin masabi pa kung yung nangyari sa PSA is similar to or exactly Medusa. Pero mukhang walang ransom naman na sinisingil. Wala pa. Wala pa tayong nakikita. Mm. Pero ito yung, I would think this is a second type of hacker na talagang gusto nilang ipakita kung gaano kahina ang cybersecurity, lalo na ng gobyerno. So unfortunately, ang napipinsala dyan ay mga taong bayan. Pero ang point talaga nila is gusto nilang ipakita na nakakatakot-takot na data na ililik yan. At actually, hindi pa ito nako-confirm. Pero base sa mga initial, kasi may mga investigators na rin kasi kami mga kinakausap sa data ethics. Hindi lang PSA yung nailabas na data. May dalawa pang ahensya na hindi pa na isisiwalat. No? Anong ahensya yon, Dominic? Siguro at this point, hindi ko lang muna i-disclose. Pabayaan po natin yung mga ahensya themselves, no, to announce hindi, it. Pababayaan ka na namin na hindi ko na mag-disclose. Pero pwede na nating sabihin na bukod sa PhilHealth at PSA, may dalawa pang, are these major government agencies? They are relatively major. Pero actually, let's go back a little bit in time. No? Meron din kasi akong pinost na ito medyo ilang buwan na yung lumipas. May mga iba pang mga government leaks na naipost na sa dark web. No? Ito, wala naman nagde-deny. Merong isang leak na mga confidential documents daw ng NICA ang nakapost. And then there's another dataset, supposedly mga emails na hindi lang Philippine government. Maraming mga governments ng ibang countries. Yung mga yan, for sale talaga. In fact, may presyo pa nga nakalagay ng parang $300 or something per email. As far as your data is concerned, ano po, anong government agency na ang napasok at na-penetrate ng sa mga cyber terrorists? So you mentioned NICA, ano pa, PhilHealth, PSA. Diba, over the years, may mga, yung Comelec was one, no? AFP na penetrate na yan dati. And I'm not sure kung napag-usapan na may mga LGUs na na-penetrate na wala lang ako listahan right now. Kasi yun yung mga usually madaling i-target. And I want to also discuss bakit nangyayari yan. Naalala nyo nung lumabas yung balita sa PhilHealth, kasama dyan yung news na expired na raw yung antivirus nila kasi hindi ko alam kung ito yung current reason. Pero the reason na at that time was hindi lumusot sa procurement yung tama. Approval. Tama. Eh, inisip ko, parang napaka-tragic naman kung yun ang rason na hindi lang na-approve ng procurement yung antivirus mo, ngayon na ikalat na yung data ng mga ng taong bayan. And I also want to keep highlighting, sorry na lang to PhilHealth, pero on the day of the release, mismo presidente nila nagsabi, tingnan na lang natin kung anong lalabas. Kumbaga, tila ba hinahamon pa nila si Medusa na feeling nila pinabluff lang ng Medusa yung release. Huwag po tayong ganun. Kasi let's treat these things seriously. Kasi details po ng taong bayan ang nailalabas. Eh, correct. Tama yun. And all due respect to attorney ng PSA, yes, the CBMS is or for research, no, demographic data yan. No? Parang yan eh. Yung national data mo, let's say on education,
binibreakdown yan by LGU, by province, no, by barangay. Yun yung role ng CBMS. It's really for researchers. Pero ang nakakalimutan nila, yung nailabas na data also includes yung mga login ng mga tao sa CBMS or whatever system na compromised. Email yan, password, potentially telephone number, and doon ako nag-aalala. Kasi pag meron kang email at telephone number, anong pwede mangyari? Meron kasing attack na sinasabi na tinatawag na SIM swap. So kunyari, kayo po, Ma'am Doris, I have your email, I have your telephone number, tapos PhilHealth, member ka, supposedly, and then I have your ID. O di, pupunta na ako sa Globe, hi, this is Doris Bigornia, I lost my SIM card, pwede ba magpa-replace? If I have your cellphone and your email, re-reset ko na yung email mo. Eh, pag na-reset ko na yung email mo, sa akin na yung Facebook mo. Nasa akin na yung online banking mo. Nasa akin na yung e-commerce mo. Lazada mo. Yun, Angkas mo. Uber mo. Oh, wala na palang Uber. Pero you know what I mean? Hindi natin binibigyan ng value itong data na to. And I think the government needs to really seriously look at it. And the one thing na I'm really disappointed about, sabihin ko na lang, is yung lack of transparency. Kasi I understand yung protocol. Huwag muna tayo maglalabas ng balita, baka matakot ang taong bayan. Well, guess what? Natatakot na yung taong bayan kasi wala kayong linalabas na balita. Tama. So sana, you know, i-manage natin yung situation. In fact, ang mangyayari, i-attackin nila mga taong katulad ko na nag-a-announce na please take care of your details, your data. So sabihin nila, huwag tayo nagpapaniwala sa mga social media, ganyan-ganyan. Alam nyo, kung hindi po papinost yung tungkol sa PhilHealth, maraming mga tao hindi alam na pwede pala silang ma-SIM swap. And actually, yung pinost ko rin yung PSA na yan, the messenger shortly, government. Around the same time na naglabas ang PSA, hindi alam ng mga tao na may ganyang problema. Actually, October 9 pa yata yung breach. So October dapat pala, Dominic, from time to time, nagmapapadala ka ng mensahe sa mga kaibigan mo sa media, kagaya ni Abizon, kilala mo yan, di ba? Padala ka, tapos interviewin ka namin, para mabulgar, ano? Sabi mo nga, transparency, ano? Pero generally speaking, trust ng bayan. Kasi ako, I trust the government somehow, no? Kasi kailangan ko yung mga ID na yan. Pero pag wala yung tiwala ng tao sa government, paano? Kaka-SIM card registration lang natin, tapos sasabog itong mga cyber attack na to. Yan ang nakakatakot. So generally speaking, mahina, kahit ano pang pagmamalaki ang sabihin ng gobyerno, generally speaking, sa public sector, talagang mahina ang kanilang cyber protection. I think it's more than yung protection kasi nagsisimula yan. Ano ba yung value na binibigay natin sa data na yan? Pag sinabi nila, CBMS lang yan, hindi yan importante. Eh, nakalimutan mo, may data pa yan, yung mga login. In fact, I'm going to remember, nung na-leak yung AFP data, years ago, ang immediate response was, lumang data na yan. Dina downplay. Pero yung lumang data kasama yung birthday ng mga AFP personnel. Kailan ba nagpalit ang birthday mo? I don't know I think either ignorance or culture. Sorry, I'm just gonna be very strong, strong language. Ayusin ninyo, government, yung yung kultura ninyo tungkol sa data. Kasi sayang paulit-ulit na lang itong mga attacks na to At ang kakatakot ngayon, sunod-sunod, ang lalaki ng mga data na lumalabas. Yung isang question ko, siguro to the PSA, please answer. It could be just debunk it kung mali. Nung lumabas yung news kasi dun sa attack nila, merong numero na lumabas Sabi 42 billion records. Sabi ko, laki naman nun. 100 million lang ang Pilipino So, ano kaya yung 42 billion? Madali namang sabihin 42 billion is wrong. Ignore that. Hindi naman nila dinedeny. So, ngayon ang gumagawa, umiikot ngayon yung taong bayan. Kaya yung 42 billion na yan, ano pa kaya yung parang data? And it cannot just be CBMS. Kaliit ng CBMS to be 42 billion. Tama. Okay. Thank you. Dominic, we run out of time. Pero pag ganito pala na may ganyan kang advokasya, gawin din natin regular, na mag-guest ka dito. Tapos you are already at liberty to divulge. Sabi mo, may dalawa pang government agency. Give us a heads up. At least two. Pag-usapan natin pag lumabas. Give us a heads up, pag meron na, or unahin mo dito sa Gising Pilipinas. Thank you, Dominic. Maraming salamat. Good morning po. Thank you. Si Dominic Vincent Ligot. Okay. I guess that was it. It's really distressing to see these reports of cyber attacks. And actually, I don't want to take the side of the hacker, pero I think especially the PSA one, they're not asking for any ransom. What they really want to point out is government security is really weak.
And the problem with addressing it and disclosing it is there's usually a tendency for the government to shoot the messenger. So if I suddenly go quiet, you guys know what's happening. But in the meantime, for the rest of us, let's take care of our data. I keep suggesting to people, you will probably want to segment your identities. Like, I don't have just one cell phone number. I have multiple numbers. And the number I use for my banks is the only number I use for the banks. It's not shared with any other account. The email I use for banks, ganun din. Just to minimize stupidity, creating risks for my life, no? Protect your life, protect your family. And ingat din tayo with whatever data we give, especially, unfortunately, give to the government. Because from the looks of it, there's a very high chance na it can be leaked. It's already been leaked in the past. It can be leaked in the future. So let's practice very strong cyber defense. Anyway, so that's it for now. Take care, guys. Stay cyber secure.